sumabay sa pambungad na awit. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo, kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyo pawid, ayon din sa'yo, pag-ibig sa'kin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapiyastahan ni San Jose bilang kabiyak ng puso ng mahal na Berheng Maria. Isa ito sa dalawang kapiyastahan ng ating mahal na si San Jose, ang kanyang pagiging kabiyak, at sa tuwing Mayo 1 ay ipinagdiriwang natin ang kanyang pagiging manggagawa. At sa kapiyastahan na ito'y isama natin ang ating mga daladalang kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nasa kani-kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo, mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Pinasasalamatan ka namin.
ang King Kapuri. Kapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan noong ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sasabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatataging ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan magmumula ang magahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo, poon, na di magmamaliw. Ang satwi-twin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon sila'y pinawalang sala. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, "Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y maging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Kaya dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Purihin ang buong mahal sa kanyang kabutihan, mapalad ang tumataan sa templo ng buong banal, nagpupuring walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria.
Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiyan niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong lahat. Mga minamahal, ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak na ng puso ng mahal na Birheng Maria at ang magiging ama ni Jesus dito sa lupa. Masasabi nating si San Jose ay naging mabuting ama kay Jesus dahil ang naging maikling talang buhay niya sa mabuting balita ay patunay na sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Kahit napakahirap intindihin ito kung ating iisipin. Alam nating hindi naging madali kay San Jose na maintindihan ang nangyari sa kanyang magiging asawa na si Maria. Natagpo ang itong nagdadalang tao na. Ngunit, dahil matuwid na tao si San Jose, siya ay bukas sa panawagan ng Diyos. Alam niya na may ipinangakong Mesiyas ang Diyos ng Israel na ipapadala para tubusin ang sanlibutan. At malalaman natin dito na ang banal na Espiritu ay gumagalaw sa buhay ni San Jose dahil tinanggap niya ang nangyari o maaaring mangyari pa sa kanyang buhay, lalong-lalo na kapag pinakasalan niya si Maria. At anong aral po ang ating makukuha sa mga pagbasa ngayon? Na katulad ni San Jose, nawa ay matularan natin siya sa pagsunod sa plano ng Diyos ng kaligtasan. Tayo po ay naligtas na ni Jesus nang iniali niya ang kanyang buhay sa krus. Ngunit ang kaligtasan ay magaganap po sa atin kung tayo ay tatalima at mananampalataya kay Jesus ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ito po ang panawagan sa ating ngayong Koresma, na tayo ay sumampalataya, hindi lamang po basta tayo ay sumusunod sa kalooban, sa kautusan ng Diyos. Ganito ang gagawin natin, takot tayong magkasala dahil takot tayong mapunta sa impyerno. May masigit pa po doon. Ang pananampalataya po ay pagmamahal sa Diyos. Gumagawa tayo o sumusunod tayo sa kautusan o kalooban ng Diyos dahil mahal natin siya. Hindi dahil natatakot tayo na maparusahan o natatakot tayong mapunta sa impyerno. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos dahil gusto nating makasama siya. Yan po ang tamang approach sa ating pananampalataya. At higit sa lahat, makiisa sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng pananampalataya araw-araw. Sa loob ng pamilya,
sa paaralan, sa tinatrabahuhan. Lahat po ng pagkakataong ito, araw-araw, ay binibigyan tayo ng Diyos na makiisa sa kanyang buhay. Kaya naman sa araw na ito, mga kapatid, ating hihilingin sa Diyos sa tulong ng panalangin ni San Jose na tayo ay makatugon sa panawagan ng Diyos. Kahit hindi natin maarok ang o di natin maisip, umaabot ng ating pag-iisip ang kanyang kalooban, ngunit ang mahalaga ay nagtitiwala tayo gaya ni San Jose. Dahil nakakasigurado tayo na ang plano ng Diyos para sa atin ay para sa ikabubuti at ikababanal nating mga tagasunod niya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukong sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Berhing Maria, ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain. Naluubin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang dakilang kapiyastahan
ni San Jose bilang kabiyak ng puso ng mahal na Birhing Maria. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birhing Mahal, si San Jose'ng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila'y si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Napalito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para bayad sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linisang espuso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa arawan, at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin. Sana ka kasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ialiya mo kami sa lahat. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salu-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sugatan mo, Panginoon, ang aking puso ng iyong pag-ibig na maunawaan ko. Ang gutom at tuha ng aking kapatid. Sa pili
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Turuan ang aking puso, magnilailang isayo, nang madama ko ang pag-ibig mo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapiyastahan ni San Jose ay iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag at lingapin mong lagi at panatilihin mong tumatanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, munghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ikaapat, nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 na umaga hanggang sa 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 na hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado na hapon at sa araw ng Linggo. Gayon din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes, ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal na istasyon ng krus sa ganap na 3 na hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. Ikalima, sa darating pong Webes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 na umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng carapol dito sa pambansang dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio.
Maaari kayo makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 pesos only. Panoorin po natin ito. Sa isa ganap na ikadalawa ng hapon, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang iyong bendisyon sa mga bagay na ito na gagamitin sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga bagay na ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Kapwa natin ialay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay.